Breaking news! Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos ang kanyang nakakaiyak na mensahe kahapon sa harap mismo ng mga media. Paano ba naman kasi mga kababayan, bigla ba namang nag-real talk si PBBM? At ito pa mga kababayan, mismong sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano talaga ang kanyang totoong motibo sa Pilipinas. Dito mo talaga makikita kung anong totoong kulay ni PBBM. Kaya naman mga kababayan, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Talagang pipilitin natin. Siyempre, ang ambisyon ko talaga matapos sa term ko. Pero hindi ito titigil hanggang talaga matapos. Lahat ng beneficiary na qualified, mabibigyan ng titulo. Kahit na wala na ako, titiyakin natin na magpatuloy pa rin ang programa na pagbigay ng titulo. Ay, alam kang pwede pang pabilisin, sabihin mo sa amin. Lahat ng ginagawa, lahat ng pwede namin gawin para matapos ito sa term ko. Ay ginagawa na namin dahil talagang pangako ko sa tao yan na matatapos namin lahat ng pagbigay ng titulo ng mga qualified na beneficiaries para na sa galing sa agrarian reform. Kaya na-streamline na namin lahat ng mga proseso. And kaya sabi ko, kung alam kayo na mas mabilis pa, sabihin nyo sa amin para gawin na magawa namin. Ito na lamang ang naging mabigat na anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ma-corner siya ng mga media at batuhin ng mga maanghang na tanong kahapon sa Coronel Del City, Mindanao. Sinabi ng Pangulo na pipilitin ang kanyang termino na magbigay lahat ng karapat-dapat na magsasaka ang kanilang mga titulo ng lupa bago matapos ang kanilang termino bilang presidente. Wait, there's more mga kababayan. Dahil sinabi din ni Pangulo na kahit wala na siya sa pwesto ay hindi mawawala ang programa ng pamahalaan sa pagbibigay ng mga titulo ng lupa. Grabe no mga kababayan, long-term plan talaga ang iniisip ng ating Pangulo, hindi lamang ngayon na presidente siya, kundi hanggat hindi natatapos ang kanyang adhikain sa mga magsasaka na pagandahin ang kanilang buhay at kanilang mga pamilya. Iba ka talaga, Pangulong Bongbong Marcos. Ikaw na talaga, wala nang iba. Paano ko ba matitiyak na karapat-dapat mabigyan binipisyado yung mga titles? Dahil yung mga qualified na beneficiary ay matagal na nasa amin yung listahan, hindi lang talaga nagawa yung pagbigay ng titulo. Ang nangyari, nagbigay ang gobyerno nung nakaraang panahon pa yata niya, nagbigay ng tinatawag na consolidated CLOA. Yun lamang, yung sa consolidated CLOA, maraming may-ari ng lupa, hindi nila alam kung saan yung kanilang isasaka ng lupa. Kaya nakakagulo, hindi nila matrabaho ng mabuti. Ito, yung titulo, maliwanag na kung ano ang survey, kung saan ang area, kung saan ang bawat may pag-aari ng bawat beneficiary. Kaya yung mga sa qualification, matagal nang nasa amin yung listahan, ngayon pa lang namin gagawin, aayusin lahat ng titulo para lahat ng beneficiary ay alam nila kung alin, nasaan, gaano kalaki ang kanilang lupa at kung ano yung isasaka nila. Kaya yan ang aming ginagawa ngayon. So, palagay ko patuloy lang ito, tuloy-tuloy lang aming gagawin ito para matapos ito na lahat ng beneficiary na dapat nabigyan ng titulo ay mabigyan bago matapos ang aking term. Good morning, Mr. President. Ang katanungan ko po, ano po yung mga programa ng gobyerno ang nakaplano po para umangat po ang pamumuhay ng mga magsasaka po, Mr. President? Mahaba-habang sagot yan. Marami tayong ginagawa. Pareho sa production side, pinapaganda natin ang production natin. Nagahanap tayo ng mga bagong varieties para mas matibay na hindi masyadong naapektuhan ng mga bagyo. Number one. Pangalawa, yung filmic na binibigyan natin ng makinarya ang ating mga magsasaka para yung mga processing ay nasa kanila na. At ang paglabas, hindi sila nagbebenta ng palay kundi bigas na. Para lahat yung kita, hindi mapunta sa trader, sa middleman, mapunta talaga sa magsasaka.
Tapos, yung bagong ginawa natin, yung inaamyendahan natin yung RTL, yung price tarification law, ito'y ginawa natin para ma-control natin yung presyo ng bigas. Dahil masyado mabilis tumaas ang presyo ng bigas. Kaya kung pagbibigyan tayo ng ating Kongreso na makapag-import na, makikipagsabayan, ito naman talaga ang unang kung bakit tinayo ang NFA. Tinayo ang NFA para ayusin ang presyo, price stabilization. Kapag nag-aani, mababa ang presyo ng bigas, bumibili ang NFA para hindi naman masyadong mababa ang presyo ng bigas. Kapag naman tagtuyot, o talagang pag summer, walang ani, eh magbibitaw sila ng supply para hindi naman tumaas masyado. Yun ang gagawin natin ngayon. So, para sa consumer, yun ang ating ginagawa. At inaayos natin yung mga puerto, inaayos natin ang mga FMR, inaayos natin lahat para maging mas madali at mas mura ang pag-transport ng produkto. Hindi lamang bigas, kung hindi lahat ng produkto ng ating mga magsasaka at saka mangingisda. So, kailangan buuhin yung sistema. Nung kampanya, pinag-uusapan ko yung value chain ng agrikultura. Yan ang ginagawa natin ngayon. Binubuo natin, malakas ang production, palalakasin natin ang production, bibigyan natin ng makinarya ang mga farmers, bibigyan natin sila ng market intelligence, pati technical information bibigay natin. Meron tayong tulong sa fertilizer, meron tayong tulong sa pesticide, meron tayong tulong pagka na bagyo. Naman, nakahanda rin tayo para magbigay ng ayuda, magbigay ng AIX. Yan po ay para hanggang from the farm, yung talagang farm to market, hanggang market, sana ang lahat ng kinikita sa bawat hakbang na papunta sa merkado, ang bigas at saka ang produkto ng agrikultura, ay lahat ng kita na yun mapupunta sa farmer. Kaya yan ang aming ginagawa. Kaya yung value chain na ay aming ginagawa. Gladys Bay, kompadir, FPGC. Ano po nating pangunga siguro na ang lupang ipamimigay ay hindi isasang na kong ipinimigay? Paano po nating masiguro na ang lupang ipinamigay ay hindi isasang na kong ipinimigay magagamit para sa pagkawal ng well, hindi nila pwedeng ipagbili. At hindi nila naman gusto ipagbili yan. Pag ang naging lesson ng unang pagpasok ng agrarian reform, hindi sapat na magbibigay ka ng titulo. Kasi wala naman siyang hindi siya marunong mangutang. Wala siyang pang production loan, hindi siya marunong kumuha. Walang perang bumili ng binhi, walang perang pambili ng fertilizer ng lahat ng inputs, kaya naman sinasabi, balik na lang natin doon sa dating may-ari, balik tayo sa dating sistema. Kaya naman, ang programa ng DAR ay hindi lamang nagbibigay ng titulo. Natuto na tayo. Kung titignan ninyo, ang programa patuloy ang suporta. Suporta sa pamamagitan ng mga makinarya, suporta sa pamamagitan ng technical services, suporta sa pag-monitor, at lahat ng support services ay gagawin pa rin ng Department of Agrarian Reform para sa mga beneficiary. Kasama na dyan, syempre, ang DA. Marami silang programa, maraming programa ang DA para maging successful, maging matagumpay naman ang pagsasaka nila ng kanilang bagong lupa na may hawak na sila ngayon na titulo. Good morning. Good morning. Kasi napakamahal at saka yung mga food storage, yun yung mga para hindi naman masira yung isda, hindi masira yung mga ibang produkto na
inaanin ng ating mga para ng inaanin ng ating mga magsasaka. Kaya marami pa rin tayong kailangan gawin. We have to fix the supply chain para sa farmer. Kailangan din natin na ipagsama ang private sector at saka yung gobyerno. Kasi ang private sector, yung contract farming, maganda rin yun pagka magkaroon ng contract farming. So, isa yun, parang kasama na yun sa sagot na tinanong kanina, na yung pag may kontrata siya ng contract farming, hindi talaga niya ibibili yung lupa at gagamitin talaga nila dahil may kita sila, meron silang hanap buhay. So, parang nalusaw lahat ng sistema nito for the last many years. Kaya kailangan buuhin ulit natin. Armando Federico, Radio Pilipinas. Nahin ko muna si Secretary Seria. Sir, ganito tayo ka, are we sure na matatapos natin ang pamamahagi ng lupa before the end of the president? Susundin namin lahat ng utos ng presidente. At sa tingin ko, dahil iba ito eh. Kasi itong programang ito talagang nandyan sa likod namin ng ating Pangulo. Kaya magagawa natin to. Didistribute natin to. Kung hindi kaya ng mga Register of Deeds ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mag-print ng mga titulo, i-outsource natin ito. Basta kailangan bago bumaba ang ating Pangulo, yung utos niya. Gusto ko yung 1,000,000 na titulo, maipamahagi lahat yan bago tayo bumaba. Kaya ang lalim na ng mata ko. Hindi na ako nakakatulog. Hindi na bali. Pwede magpahinga. Pero sa ano yan, talagang pipilitin natin. Siyempre, ang ambisyon ko talaga, matapos sa term ko. Pero hindi ito titigil hanggang talaga matapos. Lahat ng beneficiary na qualified, mabibigyan ng titulo. Kahit na wala na ako, titiyakin natin na magpatuloy pa rin ang programa na pagbigay ng titulo. Thank you, Mr. President. Alright, maraming salamat. Thank you.